Alright, what's up, Mahabsat? Good morning! Eh, yun eh. Kamusta na? Uy, Ma'am Sheila Maseda is in the house. Ayun, oh. Ma'am, may manunod pa ba kay Maestro? My goodness. For almost 7 months, wala tayong live. Kamusta na, kamusta na? Ma'am Sheila, naririnig po ba ako? Naririnig po ba? Pati pag-live, nakalimutan ko na mag-setup eh. Putragis, inabot ako ng 30 minutes mag-setup. Oh my gulay. Kamusta na mga kabsat? Watching from Hong Kong, Lori Fajardo, mega love shoutout. Shoutout, long time no see. Long LS, sabi naman ni Axel Roses. Maraming salamat mga kakabsat. Kamusta na? Arnedo Olaes, nako yan na. Tandali nga, pero wait lang. Paligtarin nga natin to. Ay, wait, hindi. Yawn! Kamusta na mga kapsat? It's been 7 months. Pakalain nyo, 7 months, hindi ako nag-live. Ngayon, nagbabalik ulit. Oh my gulay, game ka ba? Game ka na, kapsat, sabi ni Exla Roses. Di ko pa sure eh, pero marami kasing Wait lang ha. Okay. Pati pag-setup ng live guys, nakalimutan ko na mag-setup ng live. Pasensya na mga kabsat, sobrang busy ni Maestro for several months, no. Alam niyo naman na aside from teaching, nag-aaral po ako eh halos malapit na. Nasa dissertation na tayo eh. Konting push. Konting push na lang, matatapos ko na yung aking PhD class. Hopefully, matatapos ko this or next year. medyo super busy tayo sa work. Tapos sa mga ginagawa, yung mga side rackets ko pa, mga travels. Kaya, pasensya na mabsat, no? Kahit anong gusto kong ipilit na mag-live. Kasi umuwi ako lagi. 9 or 9:30. Tapos ang klase ko 7 o'clock. No, and 7:30. The worst kapag weekend, 7 o'clock talaga yung first class ko ng PhD class ko. Yun yung dissertation title ko eh. Na hanggang ngayon, pero problema ko pa din. Pero malapit na ako sa finish line. Buti na lang. Pero maabsat, no? Na-miss ko kayo. Kamusta na kayo? Kamusta na kayo? Na-miss ko kayo, promise, maabsat. Kasi yung tagal-tagal natin din nagkakausap. Especially sa mga sigurado yung mga iba nakalimutan si Maestro. Si ang lagi nagpaparamdam sa akin sa message si Kuya, yung source ko palagi, yung nagbibigay ng source ko regarding sa mga survey, yan. Updated, ina-update ako lagi. Ito ang dami na binigay sa akin na survey, na yung mga latest survey ganyan. Na yun naman talaga ang talagang kan ko. Madalas kong ginagawa. Eh lalo na ngayon malapit na naman ng kan. Next year na yung kan, no? Yung senatorial election. So, nako po, mapapasabak na naman tayo sa kalsada kung saan tayo nagkakakilala. But anyway, maraming salamat po, Ma'am Lori Fajardo, Sir Arnedo Olaes, at syempre, yung laging nandyan. Number one talaga, Ma'am Sheila Maseda. Maraming salamat. Ayun. Theodora Kia, good morning po, Sir Paul. Musta na po kayo? Thanks po at may live na ulit kayo. Ingat. Kaya nga, Sir Theodora, more than 7 months po talaga kung walang live. 7 months. Nag-upload ako ng mga videos, pero mga pakonti-konti lang. Pero hindi tungkol sa politics, tungkol sa work ko as a maestro. Kasi nga, nagtuturo ako ng orchestra, so maestro talaga tawag sa akin. So, pinupost ko yung mga concert namin. Kung napansin niyo yung channel ko, talagang nawala yung magiging political vlogger natin. Pero anyway, ito. Talagang, siguro kailangan ko ulit magparamdam palagi. First lady, worst thing, evil queen, breaking protocol again, sabi ni Michael God. Hello, Maestro Paul. Good morning. Mega love shoutout, Madam Victoria Donato. Ayan. Hinanap nga kita dito. Akala ko nag-fade away ka na. Hindi naman, Sir Axel. Pakuan lang. Sobrang busy lang po talaga sa work. Work, extra jobs. Mga extra na ginagawa ko dyan. Tapos yung pag-aaral ko mismo.
Kaya walang-wala talaga akong ka-time-time. Pero I will try my very best now na isingit natin. Siguro kahit isang oras, ganun. Ang dami kasi nagme-message sa akin, guys, no, sa Facebook at sa page ni Maestro. Na kamusta na, hindi na daw ako nagpaparamdam. Pero anyway, na-miss ko kayo, guys, no? So, let's start muna. Na-miss ko kayo, grabe. Thank you very much po sa mga nandito at sumusuporta pa din kay Maestro kahit matagal-tagal akong nawala. Wala akong second channel, Sir Axel. Ito lang nag-iisang channel ko. Wala akong second channel. Teka lang. Na-miss ko si paano ito? Si Don Kings. Patugtugin nga natin to. Alright. Here we go. Don Kengkoy, sama-sama tayong babangon muli. Wala akong coke dito. Uy! Tubig na lang ako yun. Uy! Bagong Pilipinas TV is in the house. Shout out, Kapsat. Mega love shout out Ma'am Meldita Kabahashi. Salamat Ma'am Imelda Baibe. Na-miss ko din kayong lahat. Ma'am Sheila, may Pringles ako dyan. May stock ako. Ayan na si Sir Leo. Leo, Sir Leo, Sir Leonardo. Mega love shout out Sir Leonardo. We miss all the good old days, especially Calle Sorbe with Starbucks. Sir Arnedo Lies, oh. Sama-sama tayong mabangon.
Alright, salamat Kabsat Don Kengkoy. Yan, na-miss namin itong kanta mo. Napaka-special na kanta, no? So, balik lang tayo sa ating... Can't find a home appliance. Ay, ano nangyari dito? Come to Alibaba.com. Enjoy fast dispatch. And low wait lang. Ano yun? Parang may sumigop ng tubig ah. Alright, alright. Good morning mga kabsat. It's been a long time, no? So, 7 months is a long time na hindi tayo nagkausap-usap. Again, nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga nandito. Especially po yung mga suki ni Maestro ever since po. Maraming salamat po mga kabsat. So, nagbabalik po si Maestro for almost 7 months. Sobrang busy lang po sa work, sa pag-aaral at saka sa mga side travels na ginagawa ko. Wala na nga akong oras magpahinga sa totoo lang. Yung mga ibang ka-Facebook ko dito, nakikita nyo kung anong ginagawa ko. Kaya talagang pasensya po pag hindi ako masyadong, hindi ako nagpaparamdam. Yun lang, nagpaparamdam naman ako dito, yun nga lang, more on uploads like yung mga pinupuntahan ko, travel uploads, tapos yung trabaho ko as a maestro. So, yun lang po ginagawa ko. Pero ngayon, sige! Maglalaan tayo ng oras para kahit pa paano eh magkausap-usap ulit tayo. Again, maraming salamat po ulit. Ito lang mga absat. Ang title natin ngayon is walang iba is FL Liza. Ito yung kwan kapon ng mainit-init kapon. Actually, ang dami ko nang gustong best mag-live. Kinukulit ako. Especially yung nagsalita yung mga Duterte, di ba? Mumula kay PRRD, tapos yung mga kapatid ni VP Sara, kung ano mga pinagsasabi kay Pangulong Bongbong Marcos. May nabasa ako dito, teka lang. Na-miss po namin si Don Kengkoy. Kailasan na ba yun? Hi, long time no si Maestro. Sabi ni Ma'am, saan yung dito? May nabasa ako dito na sabi eh, I hope? Sino na nagsabi nun? Wait lang. Ah, ito, si Sir Teodoro. Hope po BBM pa rin po kayo. Nasundan ko po kayo sa inyong pagsasurvey sa amin. And ma'am, at nung kampanyahan. Yun nga. BBM pa rin ba si Maestro? Di ba obvious? ang suporta natin kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yun magbabago. Especially, nakita nyo naman no, yung hirap natin. Especially yung first grand rally nila sa first grand rally nila sa Bulacan dito sa Philippine Arena na halos kahit yung drone ko mismo, yung pinakamahal na drone ko sa nakailang drone na ba ako? Hindi ko na mabilang. Isa sa mga pinakamahal kong drone, pagpalipad ko ng 2 minutes, hindi na bumalik kasi nga bawal pala magpalipad ng drone doon. Binaril nila ng jammer, signal jammer. So hindi ko na siya nakokontrol. So, hindi ko na nabawi. So, masakit sa akin yun. Kasi nga, yun ang pinakamahal na drone ko. Alas 90 plus ang bili ko kasi noon yun. Noon yun, way back 5 years ago. Pero ngayon, bumili na naman ako ng additional 2 drones ko. Pero ginagamit ko sa work ko as a travel and tours. So, yun ang ginagamit. Tapos, bumili na naman ako ng katulad nung nawala sa, yun, yung sa Philippine Arena. Bumili ako ng kapare kasi magandang klase kasi yun eh. Kaya bumili ulit ako ng kaparehas nun. But anyway, ito nagbabalik si Maestro Mabsan. Nakakagulat lang no, na pagkatapos bati-bati kusin itong si First Lady na kung sino-sino mga vloggers dyan, mga dating loyalista, mga dating supporter ni Pangulong Bongbong Marcos na bumaligtad na. Paano nila siraan ng mga Marcoses eh talagang... Ito na, nagsalita na si First Lady. Dahil sa interview nga ni Katon Ying kahapon na pinalabas. Yung buo. Kahapon ba o kaninang madaling araw? Piling ko kaninang madaling araw lang yun. Kasi kahapon, anong kahapon? Teaser lang yon. Yung ilang seconds. Pero yung second upload, yun na yata yung buo. I know yung iba sa inyo, napanood nyo na yun. Pero try natin gawa ng reaction yun. Pero bago yan, syempre, nakakagulat nga no. Anong nangyari?
Di ba, nakita naman natin yung mga rally-rally ng mga, ano, yung mga ginagawa nila sa Davao. So, what happened? Tapos, may pinalabas pa yung mga DDS vloggers na di sila naniniwalang ganito ang mga expectators nila dun sa ginawa nilang rally. Kasi may nag-post na. Tapos, biglang, ginamit lang. Hindi ko lang sa kumukuha siya ng, ano, ng kapal ng mukha. Kaya nga, nung nakita ko siya dito noon nung grand rally kay Kwan eh, kay General Bantag noon eh. Putra guys, ito itong mga Kwan na to eh. And magsama-sama yung tatlong yun, harap-harapan kami noon dito sa Baguio. Na sabi ko nga kay Makoy noon, Makoy, dalawa lang tayong BBM vlogger dito. Lahat ito, mga tagilid tong mga to. Mga balimbing boys to, makatabi natin ah. Hello Sir Paul, finally nakapanood na din ng live mo. Maraming salamat Ma'am Trixie. Salamat po. Romantic Moon PH, kamusta ka na Kabsat? Mega love shoutout sa iyo Kabsat Romantic Moon PH. Ang nag-iisang Romantic Moon. Ayan eh. Sir Paul, LM teacher din po ako pero retired na po. Kita ko po na nasundan ko po ang hirap nyo talaga sa ibang mga BBM vloggers. Ayun nga po, balik nga po doon. Yung support natin kay Pangulong Bongbong Marcos, kasi hindi po yan nagbabago. Hindi dahil huminto na tayo, huminto na rin yung pag-support natin. Yun lang, nakakabahala kasi nung time na yon, especially nung election, talagang binigay natin support natin sa Uniteam. Kasi nga, Uniteam, di ba? Uniteam talaga. Talagang yung mga supporters natin, especially yung mga nasa ibang bansa, nagbibigay ng support sa atin talagang tawag nito. Nakita nila yung mga pagod natin na talagang, sige, tuloy mo lang yung pagkantaan. Tapos nakita ko rin yung support nyo, talagang sinusubaybayan nyo, especially yung mga kalye survey na ginagawa ko dati. Na maabot din ng 100,000 views din yun eh. Doon. Pero yun nga, magmaraming salamat, no? Kaya dahil dito, nagkakakilala tayo. Pero nakakalungkot, no? Ang daming mga BBM vloggers, dati, na mga kakilala ko din, na mga nakakasama ko rin noon, na ewan ko, ano nangyari? Bumaligtad na. Bumaligtad. Ewan ko ano nangyari. O, talagang lumabas yung totoong kulay nila. Na yung mga iba, kilalang-kilala nyo naman kung sino yung mga talagang balimbing kung tawagin, no? Pero anyway, mga absat, ito na. Pagkatapos nating marinig ang mga pagmabas sa mga Marcoses, ito na po si Madam Lisa. Nagsalita na, napanood nyo naman siguro yung teaser ni Katunying nung kahapon, no, guys, no? Pero syempre ito na, nakakagulat talaga at saka nakakagising at least kahit papano nasagot ng isang Madam Lisa Marcos lahat-lahat ng mga pambabatikos nila. Pero tingnan natin maabsat, no? Pata lang natin yung music natin. So again, maraming salamat po. Maestro Paul is back. Pata lang natin to. Punta tayo dito kay Katunying. Katunying, baka naman. Kaya music lang muna, baka mahirap na, baka i-copyright tayo ni Katunying eh. Eka lang. Ito na po, mga kapsat. Magja-jump tayo guys ha, kasi yung first part nito, medyo 1 hour to, mahaba to. I-jump ko lang ng konti. Doon tayo sa highlight mismo. Kung ano itong mga sinagot ni Madam Lisa. Tapos guys, no, aside from that, bumanat na naman itong si Hitad. Pinanatan na naman si Madam Lisa, no? Bakit na nagpa-interview, ganyan. Tapos kung ano na naman mga paninira, sinabi na naman na, ano yun, mga pinakignat daw niya. Sabi, naging ka na daw siya, mastermind sa panggigitam sa mga bata. Talagang si Hitad, hindi na alam. Hindi na natin kilala si Hitad, mga kabsat. Nag-iba na. So, ito po. Let's start. Sa 29 tayo mag-start yan. That's good. Naririnig po ba? Just a little bit. If I'm not a registered voter, how can I run in either? So this one's chicken feed. I'm sure you know, mas mahirap yung local. I only registered the last term of BOM. Kasi tapos na. Pero imagine, every election. Ito mag-start yan. Tapos si ma'am. Yung asawa ng governor. Oh, talaga, sure na yan. So, walang kahit minsan hindi nyo naisip to run for public office? Tinatanong si First Lady kung gustong tumakbo bilang politiko. In politics,
look at Sandro, magaling siya mag... Yeah, di ba, British, ako, I just talk. I just joke and that's the wrong way. Anyway. Pero yung pag nakita niyo yung mga tao dyan sa Love for All na yan, alin yung pinaka touching na na eksena sa inyo? Ako yung mga matatanda. When they... Shout out, Ma'am Ruby Kuraming. Parang nabubuhayan sila. That's, for me, fortunate that I'm in this position. You can help people. Mm-hmm. You know, the irony about all of this is I'm scared of injections and the doctor. I'm really scared. Mm-hmm. So some people sa akin, ayan, karma ka. Mm-hmm. Kasi you don't like going to ano. So, but no, it's really nakaka... And then, syempre, government can't do everything, di ba? Mm-hmm. So ayan, yung mga like, all these private, let's say, Philippines. Mega love, shout out, Kapsat, ML, COC Gameplay Vlog. What they want is a little thank you. Diba? Parang, just acknowledge them. Kasi sila din naman may CSR, diba? So parang, so, dumami yung pagtulong namin, ganyan-ganyan. At naging organized siya. Naging organized. Oh, punta kayo ng Bataan, punta kayo ng Isabela. Sika nung umpisa, one day lang, diba? So tinitingnan ko, eh, bakit pa tayo pumunta? One day, picture. Pass forward. One thing. And then I thought, you know, if Bong could do this for 30 years, yung talagang lahat. Oh, hindi siya nag-graduate, drug addict. Oh, ito na yan. Siguro mang kaya. Diba sabi lang, hindi graduate si Pangulong Bongbong Marcos, addict, diba? Tapos ngayon, tinuro pa niya, bangag, mga ganyan mga words na mga anti-Marcos. Ako, no, for 1,500 days, there's a saying, di ba, in Sun Tzu, in The Art of War, you make the wife bad. Kunyari ako yung masama. So the husband looks good, di ba? Mm-hmm. Eh ngayon, medyo seditious na yung sinasabi nila. Hindi nakakatawa, di ba? But, you know, somebody told Bong, why aren't you standing up? Why don't you say something? Yes. Diba? You know what he said? It has to stop at some point. If you think all the past, another vindictive, ganito, did you ever hear my husband talk bad about anyone? It has to stop. Alam mo ba, kukwento ko, sandadal ko talaga. Opa. Nung first month ng asawa ko, umuwi siya, sabi niya, I told you, di ba, alam mo, pinasukan natin, wala kaming kuryente, wala tayong bigas, wala tayong water, wala tayong, di ba, they sold it to, sabi niya, what happened to nation building? So talagang, sabi ko, kasi my father-in-law, who I never met, apparently he was good at nation building. Now, naging politika and all that. I said, honey, kaya mo yan. God is good. At least it's you, then another. So that's why we keep traveling, di ba? To get investors in. Yes. Because we have no money. Kaso, Madam First Lady, maraming bumabati ko sa pagta-travel nyo kung saan-saan, di ba? Ayaw nila daw yun. Mag-stay lang kayo sa Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako po, anong klaseng utak ka mga paano papasok yung mga investor, di ba? Eh, yung mga comment ng mga ano, yung mga ano pa natin tawagin, mga DD. Yung mga tawag kasi nila Boy Banat sa kanila DJ Byron eh, talagang prangkahan eh. Mga DDS vloggers daw na may term sila tatawag daw. Pero anyway, totoo yung nasabi ni Kwan, no, ni Madam First Lady. Siyempre, kailangan nila mag-travel just to, of course, mag-invite ng mga investor dito sa ating bansa. At siyempre, maging malawak ang ating connection with other countries. Hindi yung puro na lang sila batikos na puro travel dito, travel doon. Ano ba ang gusto niyong gawin ng presidente? Ano ba talaga? Nako po. Okay, sige, tuloy natin ito, Madam Lisa. Ganun ka simple. Walang pera, daming... Pinaka masakit na batiko sa inyo, na talagang dinamdam nyo, ininda ninyo. Me, I don't get picon in the sense that it's really stupid na what they're doing. Parang, kumbaga sa level, they're not even sophisticated, di ba? Kumbaga sa ano, just idiot. Ako, I get picon when they hurt my sons. Like, for example, di ba that, ano, when President Duterte... Shout out, Kapsat! Oh, si Go Philippines 2.0! Kapsat, may kalab shout out sa'yo. Pero yun sa inyo, have you ever contemplated on filing charges against these people?
Ayaw ko kang banggitin ni Arnedo Olaes kasi yung sa totoo lang may mga kaibigan din tayo mga DDS vlogger. Yung mga DDS vlogger na nag-support din kay Pangulong Bongbong. Hindi yung mga DDS talaga, pure DDS talaga sila. Pero itong mga... Ikaw naman, ba't doon sinabi? Naku pa! Sige, tuloy. Oh, tuloy. You know, I'm a lawyer, right? Apo. Filing charges is my life. Apo. Kung yan ang papat... Huwag naman, sayang naman yung panahon ko. Filing fees lang. Apo. No, no, no. Hindi pa. No, no. Did my husband ever file against all these people? Mm-hmm. It has to stop. It has welcome, to stop. Ma'am Trixie. Pero kailan? Paano? Against ayan na. Mm-hmm. Siguro yung 1,500 days. Matatapos din yan. And si Bog, sa gabi, sinabi, alam mo, katuning, he works so... Ganun ba, Arnedo Laes? Kasi si PF, si former president Rodrigo Duterte hanggang China lang nag-travel. Nako po. He has aged because you know why did this you're trying so hard and ganito ganyan, nag-travel ka, na ganito. And it's all trolls, di ba? I mean, come on. Mm. Me, the most painful? Nothing. If they, ano, my son, yeah, my children, yeah. Pero araw-araw eh. Imbento ng eh. Araw-araw talaga. Inaraw-araw ka ni Madam Boljack, kung sino-sino mga DDS vlogger. Inaraw-araw ang mga Marcoses, especially si First Lady, no? Kung ano na mga binansag na tawag ngayon, kung ano na may yung pinakinggan ko ulit kahapon si Madam Boljack, may bagong term na naman si Kwan eh. Si Madam Boljack kay First Lady. Ako po, talaga naman Madam Boljack. Anong nangyari talaga sa'yo? My goodness. Sige tuloy, Madam First Lady. It gets more, that what you said, that, ano? Mayor of Davao or something? Yeah, a governor of Davao. Kilala mo ba? Yes. Ako, hindi ko siya kilala. Opo. Kasi yung pagkagamit ng pangalan ko, naku, my favorite. Gusto sabihin, alam mo, kung gagamitin yung pangalan, ako mismo tatawag. Opo. Hindi naman ako shy. I left na nga my law firm to be quiet, di ba? If I had my law firm, everybody could. I mean, Mickey says. Opo. So you get all the credit eh, sa app. Itong mga Dricato, Nying. Tinanong niya lahat kay Madam First Lady, especially yung mga taong may mga pinagsasabi sa mga Marcoses. So, malalaman natin dito, guys, kung anong magiging sagot ni Madam First Lady. Appointment na ganito, sa pag-fire kay ganito, sa at pag-suspend. At least I'm famous. Haters will hate, right? Mm. Exactly. Believe it. Opo. Pero, siyempre, haters nga, Marcos haters, mga Marcos, anti-Marcos will be always be anti-Marcos. Ganun yan eh. Siyempre, kahit anong gawing kabutihan ng mga Marcoses sa bansa, para sa kanila, wala yon. Kasi nga, anti-Marcos nga sila. So, totoo naman yun. Haters will always be haters. Somehow, marami pong naniniwala na mga tao dun sa kanila. And yun lang! Ewan ko bakit marami pa rin naniniwala. Like, yung ginagawa nila, banat bay, yung mga tropa niya, mga, ano, yung mga kupal. Tsaka yung aside dun, siyempre, kay Madam Boljack na napakalaki ng, ano, ng mga followers, connections talaga. Ewan ko, bakit hindi na... Ang problema kasi kay Madam Boljack, sa totoo lang, ilang beses ko nang sinabi ito, no? Wala siyang may ipakitang ebidensya. Puro na lang siya, ano yun, chismis ang labas eh. Chismis. Kumbaga, hindi sila makapaglabas ng ebidensya talaga. Wala siyang may ilabas. Kahit yung mga pulburon-pulburon video na yan, hindi naman nila kayang ilabas. Kasi wala silang may ilalabas. Pero ano yung usap? Sige, tuloy natin to. Madam Boljack. Ay, Madam Boljack, tuloy. Madam First Lady. Oops, wait. Tanggal yung ating... But, ang effect nun ay pati po sa inyong asawa. Evangeline Camiloza, may galaw. Shout out, Madam. So take it to that conclusion. Apo. Mainis ako. I'll file a case. Bob will file a case. Oh, and then, it's two factions again. Mm-hmm. What happened to nation building? Ay, lalo nga, no? Isang beses, congressman, former congressman, si Attorney Chong, narinig niyo naman siguro yun. Ang sabi, sasampalin ko yung kayo nga daw po. Diba? Narinig niyo po yun. Si Glenn Chong, sasampalin si Madam First Lady ba? Tingnan lang, balik. Balik ng konti. Ano po na sobrahan? So, you get all the credit eh, sa appointment ni ganito, sa pag-fire kay ganito, sa pag-suspend. At least I'm famous. If haters will hate, right? If they want to believe it. Opo. Pero somehow, marami pong naniniwala na mga tao dun sa kanila. And
Hindi naman ako tatakbo. But ampo, ang effect nun ay pati po sa inyong asawa. Exactly. Speculative lang. Oh, sige. So take it to that conclusion. Mainis ako. Hoy, Kabsat Anthony Lim is in the house. May kalam shoutout sa'yo, Kabsat. File a case. Bob will file a case. Oh, and then, it's two factions again. Mm-hmm. What happened to nation building? Ay, lalo nga, no, isang beses, congressman, former congressman, si Attorney Chong, narinig niyo naman siguro yun. Sabi, sasampaling ko yung kayo nga daw po. Di ba? Narinig niyo po yun. Ano pong naramdaman niyo? My first reaction was, di ba, you're an officer of the court? Apo. And then he says, we cheated. Pero nanon siya nung counting. Mm-hmm. Glenn Chong! Pagkatapos mong akusa na nag-cheat ng mga Marcoses, eh, nandun ka? Oh, bakit daw? Bakit daw hindi ka nagsalita? He was part of our election team. Mm-hmm. So why did you wait 1 year to say that we cheated? Nandun ka. Exactly. But, you know, they say, kasi nga, baka daw kasi nga, yung ina-expect niya siguro na magiging kwan siya, no? Head siya ng COMELEC. Pero anong nangyari? Napunta kay George Garcia. Aray ko po! Ay, goodness! Nako po. Sige, tuloy! You're the size of your enemy. Mm-hmm. Yan, ano siya. Mm-hmm. I hope he wins for, I don't know. Actually, Kabsat Anthony, no, hindi ko talaga narinig kay Attorney Glenn Chong na mag-cancel ang magsampalan. Ano yun? Tapos biglang tago ni nakatiis. Ayun lang, totoo lang, hindi ko narinig, no? Pero ito nga, dahil tinatanong siya ni Katon Ying, siguro ito, nagtataka talang tayo. Pero syempre, yung pa rin, magiging ko natin, papakinggan natin itong kay First Lady. Okay, and next. All the rest, yung iba pong mga taong siguro parang nagkakasama-sama sila. Pero mga dating nyo silang mga kasama. Mm-hmm. Paano nyo siya? You want me to mention names? Yes. Of example, SAS, okay? SAS and RJ, you know, I met them mm-hmm. because they were sued for cyber libel. Mm-hmm. So they came to me pro bono. Ako naman, I would write because I was on leave that time. I didn't know that SAS was a guy. Mm-hmm. Okay, so my affidavit said she did. Oy, hindi daw alam ni Madam Lisa na lalaki daw si SAS. patay tayo dyan. Oh nga, buti nga yan, FL, nagsalita ka na, sabi ni Ma'am Sheila. Yan. Yan na naman ang kasambitin nila under the saya si PBM dahil si F. Liza ang matapang. Ayun. Diba tayo magagawa dyan, Kabsat Anthony, talagang ganyan talaga mga alang kayong utak eh. Ma'am, lalaki yan. Mm-hmm. I did, di ba? So, 3 years pro bono. Tapos bigla na lang, something happened, we went to court, she made a deal with the other side and took RJ away. Oh! Like, ganun ba, Ma'am Evangeline? Kasi makapal yan, pro bono, 3 years, tapos she'll fire our law firm. Diba? Why did you want to tell my partners? Parang, tapos ngayon, kung sinasabi, parang, why are you doing that? Oy! May nakita ako dito, Kabsat! John Rex Vlog, mega love shoutout sa'yo, Kabsat. Kamusta ka na? It's been a long time. Sinilip ko kanina yung channel mo, no? Congrats! Nakita ko, lumaki yung channel mo. Tapos yung mga viewers mo, dumadami-dami na din. So, I'm so proud of you, Kabsat. John Rex Vlog. Tuloy-tuloy mo lang yan, Kabsat, ha? Alright. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay John Rex Vlog, baka naman, Kabsat, napakisubscribe ang ating Kabsat. Napaka-sipag. Sa field, especially, no, kung saan po napapadpa dyan para nang magbalita kung ano po yung dapat nating malaman. Okay, tuloy natin to. If you're happy that way, there's such a thing as karma. Mm-hmm. I'm sure after 1,500 days, you'll stop talking about me. Mm-hmm. Si Maharlika. Nako! Eto na! Anong manasabi ni Madam Boljack? Ay, si anong manasabi ni Madam Lisa kay Madam Boljack? Eto na, sige, pakinggan natin. I met Maharlika mm-hmm. in 1997. 1997? My God. More than kon yun ah. 20 plus years. Oo. Oh, 1997. Ilan taon pala ako nun? Elementary ba ako nun? Okay, ito din natin. 1997 daw sila nagkakilala. In Ilocos. Mm-hmm. Sa Ilocos. Can I come to your house? So she came.
time, I didn't know from Adam. Oh, mm. Video. Nandito sa, that was, okay. Bong was governor pa din. Nga po. And then, during elections, she was there. She, oh, nung election. Bigla na lang, gumanon, sabi ko. Huh? Oh, bigla na lang daw bumaligtad. Kasi ano nangyari? Bakit biglang bumaligtad si Madam Boljak? Ano nangyari? Hmm. Okay. If that... Wow. I hope the money you got is worth the friendship you lost. Yung so highlight na sa 38. Huwag mo na patulan. 38. Tignan lang. Tignan nyo yung reaction ni Madam Condito. Ah. Madam Lisa. And all the rest. Yung iba pong mga taong nag, siguro parang nagkakasama-sama sila. Pero... 38. Dali lang magpapa. Halika lang natin yung highlight ni Madam Lisa dito. Mga dating nyo silang mga kasama. Paano nyo siya... You want me to mention names? Yes. Oh, for example, SAS. Okay? SAS. Ay, wag yan. Sorry. Wait lang. RJ, you know I met them? Mm-hmm. Because they were sued for cyber libel. Mm-hmm. So RJ, thinking Pinoy. Pro bono. Ako naman, I would write. I was on lead that time. I didn't know that SAS was a guy. Mm-hmm. Okay? So my affidavit. Masyado makon yung galaw. He said, she did. Sabi ni Jenny, ma'am, lalaki yan. Huh? Mm-hmm. So, I mean, I did all that, di ba? So, 3 years pro bono. Tapos bigla na lang, something happened. We went to court. She made a deal with the other side and took RJ away. Mm-hmm. So I'm like, teka muna. Medyo makapal yan, pro bono, 3 years, tapos she'll fire our law firm. Diba? Naku, I didn't want to tell my partners. Parang, tapos ngayon, kung anong sinasabi. Parang, why are you doing that? But, well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. Mm-hmm. I'm sure after 1,500 days, you'll stop talking about me. Mm-hmm. Si Maharlika. Maharlika. I met Maharlika in 1997. We were still in Ilocos. Mm-hmm. Her name, 1997, Madam Evangeline. So she came, from Adam. Oh, mm-hmm. Video. Nandito sa, that was, I think Bong was governor pa din. Yeah, oh, governor and si, then, ano? During elections, she was there. Bong Marcos. She, then bigla na lang, gumanon, sabi ko. Bumaligtad. Okay, if that, wow. I hope the money you got is worth the friendship you lost. Let me put it that way. Huwag mo na patulan. But is you know, there's a saying, unhappy people will want you to be equally unhappy. Diba? Unhappy people will, parang hihilain niya kayo para maging unhappy din kayo. Parang yung gusto niya sabihin ni Madam Dito. Bakit hindi pa masaya si Madam Boljak? Eh, kitang-kita naman na halos araw-arawin niya si Madam, ano, first day. Kumbaga meron yung puting ahas, meron yung mga ganyan na words niya, di ba? Mga talagang words na talagang ang hirap mong tanggapin, syempre na pagkatapos natin makita yung support ni Madam Boljak sa mga Marcoses, isang iglap biglang bumaligtad, no? Tapos kung ngayon nakikikonabi na rin sa mga ibang mga sa mga DD yung mga DD na yan, yung mga DDS vloggers na yan. But anyway, sige. Madam Lisa, ano pa? Tayo, unhappy ba tayo? Tawa lang tayo ng tao. Opo, pero alam nyo, again, babalik ako dun sa araw-araw nilang, exactly. Araw-araw siyang nag-vlog, araw-araw... araw-araw kanyang tinitira. Nagre-repost, hindi naman kakaunting tao ang madaling so maniwala think, sa Pilipinas. Don't you think okay. there's a yan ang pupuntahan ko. Meron bang plano kung bakit inaaraw-araw si Madam First Lady dito? Anong sagot niya? Nakikita niyo ba na mayroong concerted effort? You think? Mm-hmm. I don't think concerted effort? Diba? Of course. Nga po? Sino gumagawa niya? Yan lang tanong. Tanungin ko sa'yo. Mm-hmm. Is it all about money? Sino kaya nasa likod niyan, mga kapsat, no? Sa mga plano nila na may binubuo silang plano kaya inuumpisa nilang banata ng mga Marcoses, no? Sino kaya ang mga nag-uutos sa mga DDs? At hindi kasi ako sanay, maestro tayo eh. Napaka medyo kon pa tayo, ano tawag nito? Medyo wholesome pa tayo ng konti, no? Hindi tulad yung mga ibang kasama natin, mga BBM vloggers, talagang prangkahan sila magsalita.
Eh pagdating naman kasi sa akin, hindi ako sarili yan, especially alam niyo naman, maestro tayo, nagtuturo tayo sa isang university. Talagang puro moral words lang ginagamit natin. Pero anyway, sige, tuloy natin ito, Madam Lisa. Ito na lang na sila ginagawa. Mm. If you're the president of the Philippines and I'm the peers lady, peers lady. Sa palagay mo ba, hindi ko kaya gawin yan? Mm-hmm. Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya, but it has to stop. Mm-hmm. This cannot be. Hindi ganun yung Pinoy. Mm-hmm. Let them do their thing. Mm-hmm. Sa palagay mo ba, hindi namin kaya gawin yan? You're mm-hmm. the president of the country. Mm-hmm. Well, actually, marami nga po ang nagsasabi na pagkadali-dali sa inyo, you're the first lady, si presidente. First lady. Ang hindi po ba ang dali-dali ninyong gumawa ng paraan to take this YouTube accounts down, Facebook accounts down? Actually, nagrereklamo nga sila Maharlika na, no, kasi di ba parang naban niya ata yung Facebook nila tapos yung YouTube. Actually, di ba hindi naman talaga si Madam Bolzac yung first account niya. Maharlika talaga noon, yun yung na-take down. Pero siyempre, sinisisi nila yung mga Marcoses kung bakit na-take down yung kanila. TikTok accounts down. Okay. Bakit hindi nyo ginagawa? Hindi nyo ginagawa? Bong ran for president. Hmm. He won by 30 million. We did not cheat. You think we're going to cheat by losing by 200? Kaya nga, no? Napaka logic nun. 31 million ng daya ka compared dun sa 2016 election na ilan lang yun? 200,000 lang yung pagka-difference nila ni Vice President Lenny. Ito, ilang million talagang, ang laki ng agwat. Diba? Pansinin nyo, from 200,000 plus nung vice presidential race nila noon, 2016, tapos ngayong presidential race, halos one half ang difference. Million. Ilan lang nakuha ni Madam Lenny? 15 million ba yung nakuha niya? Ilan o? More? Mas malaki pa nga yung lamang, sa totoo lang. Grabe naman kayo. Parang ayaw ko tuloy basahin ito kung pinagsasabihin nyo, no? Pabis nila yan. Aray ko po. Kaya tuloy natin ito. Tuloy natin. Oh, nangyari. 125. Nandun ka, diba? Ang sakit, Kuya Eddie. Mm-hmm. So what they were making patikos to Bong? Did Bong ever answer? Hindi. No, because he said, I will not dignify that. And look, he won by 30M. I'd like to think because people believed in him. So now it's harder because he's the president, right? Mm-hmm. And the God feed is fight back, put them down. Uh-huh. Why would you do that? What did you accomplish? Exactly. No? Kahit anong pangmabati ko sila kay Pangulong Bongbong Marcos, what's the sense na mag-fight back siya doon sa mga? Diba? Andun na siya sa taas eh. Anong sense ako? Eh, mga bitay yung mga yan, mga talunan sila eh. Hindi man lang sila, mas lamang pa nga yung, mas malamang pa yung lamang kaysa sa boto nila eh. Yun, kaya nga ngayon, bitter pa rin sila. Mm-mm. Eh, down na sila eh. Exactly. Trash? That's really, kung ganun siya, that's it. Okay, let's take it to the logical conclusion. Teka lang. Oh, let's stop it. Let's 41, put the legit. 41 minutes yun eh. Oops, kaya lang ako. So now it's harder because he's the president, right? Tinan niyo yung reaction ni Madam ano, First Lady. Back, put them down. Why would you do that? What did you accomplish? Mm-mm. Eh, down na sila eh. To talk trash? That's really, kung ganun siya. Yeah, no? Diba? Ang laki ng distance. Let's take it to the logical conclusion. Oh, let's stop it. Let's put them in jail. Let's lie. But, oh, ngayon, what will happen? Mm-hmm. Sino na? You know what I mean? Salamat, John Rex Vlog. At si Attorney Vic Rodriguez po. Ah, yan na. Kilala mo si Attorney Vic. O, sige. Sabi nila na hindi sila na, may alitan ng Attorney Vic at Madam First Lady. Anong sagot ni Madam First Lady? Baby Pineda. Yes. Okay, ako. So she's, I call her my manager. And she and I were opposites because she is a politika, ganyan-ganyan. Ako naman, super zero sa politics. So I went to her for advice. So naging close kami. Ano sabi niya sa akin? Ikaw, maniwala sa akin. Isa lang gagawin mo pag nanalo si Bibiyam. Siguraduhin mo na lahat ng tao sa paligid niya mabait at saka para sa kanya. Kasi nakikita ko may ganito, may ganyan. Yan ang gagawin mo. Basically, she said, your only purpose is to make sure your husband is surrounded by
good people. And that's what I do. I mean, and it's not because I get picked on or whatever. Mm. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power, then I tell Bong. Mm-hmm. It's up to him. Importante sa inyo, pamilya, no? Especially yung mga anak niyo. There was this one time na yung kapatid niyo naman ay isinasabit o ina-accused of being involved in smuggling. Ayan na. Anong pakiramdam niyo pagka ganun? Yes, kapatid ni Madam First Lady. Mm-hmm. Sabi ko, Bong, do you really believe that? Kasi my brother and Michael, they're so rich. I mean, they basically bankrolled our election. Mm-hmm. So if they're doing that there, why would they need the money, di ba? Mm-hmm. And our CSR na nga every court. Oh, ito na yung mga sagot ni Madam First Lady na laging sinasabi ni Madam Boljak, no, na smuggler sila. We give $1 million of onions, eggplant, sardinas, to the poor. Uh-huh. Di ba? We give it to the poor. That's why when Bong, why will you smuggle that? Diba? Mm. I mean, and if you smuggle it, diba the price will go down, not up. Exactly. Tumataas yung presyo. Tumataas yung presyo ng sibuyas noon. Grabe. Extend your brain just a little bit. Diba? Ay, Madam Boljak! Extend mo daw yung brain mo, sabi ni Madam Lisa. Lako mo! Ibig sabihin, ganito kaliit ang utak mo daw. Parang yun yung sabi ni Madam. Ulitin natin, ha? 43. Tignan nyo guys, yung sagot ni Madam Candito, Madam Lisa. They're so rich. I mean, they basically bankrolled their election. Mm-hmm. Oh. If they're doing that there, why would they need the money, di ba? Mm-hmm. And our CSR na nga every quarter, we give $1 million of onions, eggplant, sardinas. Madam Boljak! Ito na, sagot sa'yo ni Madam Lisa. We give it to the poor. That's why why will you smuggle that? Diba? Mm. I mean, and if you smuggle it, diba the price will go down, not up. Exactly. Tumataas yung presyo. Kung estudyante ko, nasa sabihin ko, extend your brain just a little bit. Diba? Ay! Madam Boljak, pag naging estudyante ka daw ni Madam Lisa, please extend your brain. Lawakan mo daw! Alak ng kamote. Aray palag! Good to see you again, Maestro Paul. Just keep safe, sabi ni Sir Leonardo Ansag. Maraming salamat, Sir Leonardo. No? Si Sir Leo, halos araw-araw nagsisend sa akin yung mga good morning quotes, ganyan. Maraming salamat, Sir Leo. Alright, tuloy natin. Madam Lisa! Nako po. Tapos, ito pa yung ano, ito kwento ko sa'yo. When I became First Lady, sabi ko, how do we help the orphanages? Sabi ko sa DSWD, kasi may ano yan, may social fund, di ba? So me, I never signed my name, I never, ano, but I'm very organized. So I told, ano, please give me the top 10 ano, orphanages in the Philippines per region. So, with big eyes, I said, okay, using that thing, that system, I told Jenny, ask for the account number. Mm-hmm. So we just give the money, para diretso, di ba, to the orphanage itself. Aba, bumalik. All the orphanages, land bank account number 1234 in trust for land bank. Sabi ko, anong kabalbalan yan? Mm-hmm. Malay ko ba pupunta dyan or pupunta sa orphanage? So, sabi ko, tapos, no, I want your account number. Hindi, bawal daw. Mm. Okay, change tactic. Sabi ko, let's give you or whatever. Goods. So, let's say, orphanage A, you are senior citizen. So, we'll give you diapers or whatever, whatever. If you're school, we'll give you ball pen. So, first month, we gave it. Okay, happy sila. May picture pa ako, may proof of life, di ba? Second month, ayaw daw tagapin. They have to pick it up in the regional office of the DSWD. Sabi ko, what? Eh, yung mga bata tinatagap ninyo, ito, grasya ng Diyos. I couldn't believe it. The boxes, tulong palasyo. Di ba? It's manna from heaven, rice. And the more people you help, you can give more, di ba? So, okay. Tapos dumating si Rex. So, nag-courtesy ko. Ay, kilala ko rin si Rex. Oh, Rex, may problema ako. Eto, ganyan. So, shock siya. So, he issued a memo
from now on, all orphanages can accept, mm-hmm. di ba? So now times three what we're giving. Mm-hmm. Ano pa yung mga gusto niyong gawin? Ako, in June, we're giving mobile vans to 80. You know, just for, let's say, a senior citizen to have a checkup, they have to go to the barangay, get clearance, mm-hmm. go to, get another clearance, go back again. They cannot even walk, di ba? So when we do Love for All, nandiyan na lahat, di ba? Kompleto na. Mm. Kompleto na. Thanks to my husband, we're giving each province 80 mobile vans. That's gonna be end of June. Kumusta kayo ni VP Sara? Nako, eto na! Eto na yung pinaka-climax. Bakit? Ano kayang sasabihin nito ni Madam First Lady? Especially, no? Nagbigay na po ng statement si Pangulong Bongbong Marcos. I'm not mistaken, last week, mga kabisat, no? Tinanong siya si Pangulong Bongbong Marcos kung ano na ang status nila Bongbong Marcos at ang mga Dutertes. Anong sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabisat? It's complicated. Komplikado na daw, mga kakabisat. Galing sa ating nag-iisang Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, ito na, tinatanong na si First Lady about Secretary of Education and Vice President VP Sara. Vice President VP. VP Sara. Ito po ang sagot niya. How are we? Yes, apo. I was always kind to her. Mm-hmm. I was always kind to her. I'm really nice naman eh. Pero nung had that bagong lipunan rally. Oh, yung bagong lipunan rally. Pumunta naman doon si Madam Vice President. Actually, kung di ako nagkakabi, sabay yun eh. Yung paglungsan nila ng bagong lipunan. Or bagong lipunan, bagong Pilipinas. Tapos, sabay dun sa Davao. Pero ewan ko kung paano nangyari yun. Kasi nandun din si Wikan eh. Si Madam First Lady. Madam First Lady. Si Madam VP Sara. So, yun ba? Tama ba guys? Magkasabay ba? Yung rally nila. Same day. Magkaiba lang ng oras. Okay, sige, First Lady. Pahingan natin. She came and my husband, that was supposed to be December eh. Okay. Parang to start the new year o bagong Pilipinas. Ayun, bagong Pilipinas. Mabait tayo, let's help the people, blah, 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 blah. And na-postpone, ganyan. So I think it was in Feb or March, right? So she went there at 3 and then she went to Davao. Ah, so nauna siyang nag-attend ng Bagong Pilipinas Grand Rally bago siya na lumipad papuntang Davao. Sabagay. Gabi nga yun, no? Gabi. Tama. Okay, sige. Push. And then when she went to Davao, Duterte said... Yes, ito na. Nung pumunta na siya sa Davao, nagsalita si Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga kapatid niya. Yung reaction ni VP Sara, ito yung pinaka naging kwan eh. Parang hindi nagustuhan ni Madam First Lady. Oh, bangag, mm-hmm. diba? Imagine a former president calling bangag. I mean, wow, you had 6 years. Why did you call bangag, diba? Mm-hmm. So, ayan na. And then the camera panned on her, tumatawa. Mm-hmm. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man. I mean, masakit yan. And then, ayun, nagpan daw guys yung camera kay VP Sara. So pagkatapos sabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may pangulo tayong bangag. Di ba? Sinabi niya yun guys, no? Tapos exactly yung camera nagpan papunta kay VP Sara. Ano yung reaction ni VP Sara? Talos tumatawa lang daw. So yun nga mga kabisat, no? So syempre masakit sa kanya bilang asawa, bilang First Lady din, na kaalyado ng kanyang asawa, na gano'n ang nangyari. Sabay yun. Ayun, sabi naman ni Kondro. At sabay nga, magkaibang oras lang. Ano si Duterte? Si Sandro, yan, gusto maging prime minister, perpetuate themselves in power. Mm. Tapos ako, I won't say, binibilang ko ngayon mga oras eh. Diba? Mm. So, pero tumawa sila. So parang for me, ano yan? Mali yata yan, di ba? Mm. Parang you're getting swelled up from the government. Exactly. Diba? You're supposed to be the alter ego. We're there protecting you. Tapos gagawin mo yan. Mali yan eh. Mm-hmm. You cross the line. Mm-hmm. You and cross the line. I'm not a hypocrite. Oh, yeah, may departure time na, di ba? So,
dito sa dito ko. Normally nag-usap kami sa so, ayoko. Tapos sabi ni ano, somebody went to me, "Uy, ang ganda mo today." Hindi, mukha akong bangag. Mamuna ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the day, I said the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So yun, then after that, nung ano, talaga, I stopped there. I do it again. Mm-hmm. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. Wala bang, kahit na maikling sorry man lang after that? Bad shot na yun sa akin. Ako po! Wala bang sorry si Vice President Sara? Siyempre, nag-attend nga siya doon sa kan, no? Sa rally ng mga Duterte. Tapos nakita ni Madam First Lady yung kanyang reaction habang sinasabihan ni Pangulong, ni dating Pangulo na bangag ang, may Pangulo tayong bangag. Aray ko po. So, ayun nga, no? Pero, ayun nga, bad shot na daw, mabsat! Paano yan? Ano yan, guys? Bad shot na daw. Nako po. Anong ibig sabihin yan, guys? Bad shot na daw. Paano yan? So, no more? No more Uniteam? Mabsat? Ano sa tingin nyo? Sumagot si Pangulong Bongbong Marcos. Anong sabi niya? It's complicated. Sumagot si First Lady. Bad shot na. Nako po! Ito na ba ang paghihiwalay? Mukhang kailangan na bang hiwalayin to, guys? Itong jacket natin. Pero guys, umaasa ako sana. Yun nga lang, nakakalungkot na guys, no? Na meron pang pinalabas, di ba, saan ko ba nakita yun? Yung kumakain si VP Sara ng bagoong. Di ba may bagong? Tapos yung isa. Ano yun? Yung, nakita ko to sa kwan sa vlog ni Kabsat JDB. Ayun na, yung bagoong. Mga bagong Pilipinas. Bagoong Pilipinas. Ayan. So parang sumasagot na dun si Madam VP Sara regarding to. Kumbaga nagpaparinig-rinig na siya na parang ano to? Nakita nyo ba yon? Yung kumakain siya ng mangga? Kasi daw, parang niya, mangga gamit daw. Pwede ba yon? Hindi ba kan baligtad na nangyari? Pero guys, mabasad, no? Kahit anong mangyari, no? Baligtad naman. Siyempre, ang support pa rin natin na kay Pangulong Bongbong Marcos. Una sa lahat, pulboron. Tapos ngayon, mangga. Lahat na yan, patama kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Yes! Yung pulboron. Binigyan ni VP Sara ng pulburon yung mga bata. Tapos biglang sinabi ni VP Sara na, di ba nakaka-addict yung pulburon? Oo nga, no? Salamat, Anthony Lim, no? Pinaalala mo. Ayun, so strike 2 na, mabsad. Ako po, wala na yata. Mukhang no more Uniteam, no? Kaya yun yung ating, ano, nakikita niya sa ating thumbnail, no? No more Uniteam, question mark. Ano sa tingin nyo? May Uniteam pa ba? Press 1 nga kung may Uniteam pa. Press 2 kung wala na. Tingnan ko nga reaction nyo, mabsat. May Uniteam pa nga ba? Meron pa ba? Mimi Alos, mega love shoutout sa'yo, kabsat. Lagyan natin ang jacket to. Wait lang. Okay. Okay. Nako, press 2. Puro press 2 ah. Wala mga press 1 dyan. Nako po. Naninibago ako sa mga bagong icons dito sa YouTube guys. Sa 7 months kong hindi nag-live, may mga bago na hindi ko alam i-operate. Patay, puro kwan ah. Puro to. Pati si Mar JP. Alam, lagyan natin ng mga jacket na mga tambusat. Ma'am JV Joy. Yun oh. My goodness. Wala bang nag-one sa inyo? So wala na lang Uniteam? Ganun ba yun? Halos lahat kayo mga tambusat kwan na oh. Ito ang sagot. As of this time,
Sabi ni Kabsat John Rex, as of this time, ako po. I doubt if may unity pa. Kaya nga, Kabsat John Rex, no? Nakakalungkot. Ay, Sam Kuraming, meron pa. Ayun, meron pang unity, Ma'am Ruby Kuraming. So, malaki pa rin ang tiwala kay VP Sara. Actually, hindi naman personally sa akin, guys, no? Nakita ko pa naman talaga kung gaano ka-loyal si VP Sara. Pero yung mga pinapakita kasi na videos, tapos yung mga statements niya na ginagawa niya. Parang, ayun, ang daming kan, pati si yung mga iba, pinaparesign na daw nila as DepEd Secretary kasi delikado sa mga kabinete. Sa mga special kapag nag-meeting na sila, lalabas yan. Pwedeng possible na ilabas ni VP Sara yung mga pinag-uusapan kung ganyan. Kasi, tinan nyo, anong ginagawa ng mga Duterte? Diba? Kung ano-ano mga pinagsasabi nila sa mga Marcoses. Paano yun? Si BBM lang naman ang nananatili na may unit team pa, pero si Sara matagal nang wala, sabi ni Nida Galvez. Ah, really? Ganun ba yun? Jinky Dora, Miguel, wala na since nag-aaway mga kampo ng Duterte. Exactly, Ma'am Jinky, no? Actually, kung yun, yung sagot pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos na it's complicated, naku po, one down. Tapos sumagot itong si Madam Lisa na sabi niya, wala na talaga. So talaga na, CPBB lang naman. Ayan. So nakakalungkot, mahabsat. Naku po. Okay, sige, tuloy nga natin to. Tuloy natin to, guys. Tuloy natin. Unless she says sorry or whatever. Mm-hmm. Maybe she will, maybe she... Oh, tinanong ni Katun Ying, wala bang reconciliation? What if mag-reconcile sa kanya? Oh, yung sagot ni Madam Lisa, kung magsosorry si VP Sara sa kanya, ang tanong, magsosorry nga ba? I doubt. Dati, wala nang unity team dahil sa mga didish. Hindi sa mga loyalista, yun nga. Oo nga. Sige, tuloy natin to. Mm-hmm. She crossed the line. Mm-hmm. She crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Sabi niya, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Oh, yan. Wala nang reconciliation yan? Between the No, I mean for me, yeah. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo babae. Exactly! Sabay kayong lumabas as candidate ng presidente at vice president. Sama-sama tayong babaeng muli. Anong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos lagi? Pinaprotektahan pa rin niya si Sara. Diba? Kahit anong mga paninira na ang ginagawa nila kay Sara. Anong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Still, full support pa rin siya kay Sara. Pero bakit itong baligtad ngayon? Diba, Mabzat? Kasi since nangyari ang tambalos-los issue na Sira na, yun nga, Ma'am Nida. So, yung mga nasa paligid ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin masisisi. Pero ayun nga, ito, nagsisilabasan na silang lahat eh. Yung mga ibang kapatid ni Inday Sara, talagang galit na galit sa mga kay Romualdez, siyempre. Yung mga plano nila, yung papapasukin yung ICC, siyempre, makakon yung tatay nila, pati si VP Sara kasama doon. Pero, anong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi pa rin niya hinahayaan na kung sakali mang huhuliin si dating Pangulong, hindi niya pinapayagan. Diba? Pero ano ginagawa nila? Pag mamaya magbagong isip ni Pangulong, sige kunin niyo na nga lang. Patay kayo. Lalo kayong makuan. Ano yan? Lalo kayong matataranta. Noon pa naman pagkatapos ng election capsat, nakita ko na sinisira na ang mga dinisit sa mga unit team. Exactly, no? Napansin ko din yan, no? Especially yung mga talagang DDS vloggers na talagang bumaligtad lang sila kasi nga, dahil kay Inday Sara. Pero ngayon, lumabas yung totoong kulay nila. Ayan, mga loyalista lang at Marcos supporters ang tunay na may unity. Sabi ni Madam Mimi Alos. Exactly, correct. Panpo ko dyan. Agree ako sa iyo dyan, Ma'am Mimi. Alright! So guys, totoo itong sinasabi ni Madam Lisa, no? Sabay kayong, sama-sama tayong babang muli. Sabay-sabay kayong
nagpakita diyan sa madlang people, 'di ba? Na ito. Ito ang unity team, BBM Sara. BBM Sara, 'di ba? Ganyan. Tapos ngayon, kundi no comment, especially sa West Philippine Sea, 'di ba? Ang tapang ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya hihayaan. Kaya nga nagkaroon ng ano? Nagkaroon ng agreement ang Pilipinas at Amerika. Sabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos, kung maalala nyo nung few days ago, anything na may mangyari sa mga staff, sa mga sundalo, or anything personal ng mga Pilipino, yan, mag-step up ang suporta ng Amerika. Pero yung mga didi, and puro daw sila talk, talk, talk. Ano nangyari? Halos sakupin na nila yung buong West Philippine Sea. Diba? Patay tayo dyan. Guys, ipaalala ko lang sa inyo, ha. Ano ang pangako ni Pangulong, na dating Pangulong PRRD? Diba yung, maalala ko yun, nung election, pupunta ako doon sa West Philippine Sea, itatayo ko yung flag ng Pilipinas. Tapos after few years, it's a prank. Strategy lang pala niya eh, para kunin yung mga attention sa mga ano. My goodness, na balljack tayo doon, mga kabsat, no? Anak ng kamote. O, paano ngayon? Tapos yung iba, puro ka, no? Pag mayroong statement si dating Pangulong Digong, after a few days, it's a joke. Ina, 3 to 6 months, ayan, isa pa yan. 3 to 6 months, tatapusin daw yung droga. Ilang, 6 years nga, hindi pa natapos eh. Yung sikyan niya, yan din yun. Kumbaga yun yung mga statement. Tapos ngayon, ang sinasabi nila, eh, Pangulong Bongbong Marcos, kaya daw nahikayat ng mga maraming Pilipino dahil daw sa 20 pesos. Ang tanong, meron bang statement na sinabi na gagawing 20 pesos ang bigas? Kaya nasabi ni Kabsat, Takero, paglabas kayo ng statement ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabing gagawin niyang 20 pesos. Di ba? Yung exactly ganun, ha? 20 pesos. Di ba? yun. Kaya sabi niya, kung meron makakapagpapalabas ng statement ni Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi niya, gagawin niyang 20 pesos ang bigas. Hindi yun, hindi ganun yung pagkasabi, eh, di ba? As much possible, kung maaari, di ba? Dapat ganun. Eh sila, umaasa sila kay magdusa sila ng ilang taon. Pangarap maging 20 pesos per kilo, sabi ng Ma'am Sheila. Ayan, tama yan, Ma'am Sheila. So, hindi naman niya sinabing, gagawin talaga niyang 20 pesos. Wala namang pinangako si BBM, pangarap ko niyan na sana, yan o, sana maging 20 pesos ang bigas. Exactly, ng Jinky Dora. Pero yung mga didis at saka mga anti-Marcos, kilala naman natin kung sino mga anti. Pero guys, may nagulat ako sa post ni Takero, no, kahapon. Pinagsama niya yung red, which is BBM, at yung pink. Tinanggal niya yung green. Ewan ko bakit. Ano yun? Pinagsama niya. Alak lang kamotin ako. Parang may merong bagong ipapahiwatig dito. Pero anyway, sige, tuloy natin ito, Mamsat. Tuloy natin. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag. Oh. Di ba you're going to laugh? Mm-hmm. Tama ba yan? Mm-hmm. Even Lenny never did that. Out! Eh yung inyo pong hipag, si Aimee. Oh. Oh, bago tayo pumunta kay Senator Aimee. Oh, ayun nga, mabasad, no? Buti pa daw si Lenny. Never did that. Which is true. Kung mangyari, di ba, mabasad, no? Ano ba nangyari? Noong panahon ni Pangulong Digong, di ba, naging gabinete niya si Lenny. Kumukontra si Madam Lenny. Ano ginawa niya? Tinanggal niya. Ngayon, si Madam, gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara, kahit ang daming pagbabati ko sa kanya ng mga Duterte. Pero patuloy pa rin, no? Patuloy pa rin ang support ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya binibitawan. O nga, correct ka, FL, sabi ni Madam Sheila. Yan. Pangarap is different from pangako. Exactly, Ma'am Trixie. Hindi kasi, ha? Yung utak kasi nila, sabi ka ni Ikon, sabi ka ni Madam First Lady kay Boljak. Ito, lawakan mo daw.
yung utak mo. So, ayan nga, mahabsat na to. Gising, gising! Okay, tuloy natin to. Oh, Madam First Lady then, sa kanyang hipag. Maybe she would have Amy Marcos defended her. Maybe you should ask her. I'm just the outlaw. I know what line not to cross. Pero nasa speaking terms ba kayo? Well, every Sunday we have a family lunch. Mm-hmm. Once kami mother-in-law said, "Iha, hindi mo iniimbita si Amy sa mga ano?" Ma'am, ako pa. May group chat kami. Lahat sila nandyan. Sabi niya, anong group chat? Ah, ma'am, hindi ko na pwede. No, but she's always invited. Kailan pa kayo huling nagkausap na ng civil? When did we? Christmas, I think? Opo. Kagaya din naman ng observation na iba, masyadong mabait ang asawa niyo. Actually, yun din napansin ko, Ma'am Jinxki, no? Yung mga dating kakamping, support na medyo sumusuport na kay Pangulong Bobong Marcos ngayon. Wala nang maririnig ngayon na paninira ang mga kampon ng demonyo. Ngayon, ang mga nangaagaw. Kasi di ba, special sa Senate, no? Medyo yun nga, yung especially yung nangyari kay Pangulong Digong, pati yung kay Pastor Kibuloy. Alam naman natin kung ano yung stand ni VP Sara, di ba? Especially kay Pastor Kibuloy, nila Senator. Pero tingnan nyo yung mga senators. Ano nangyari? 'Di ba? Gusto na lang. Ewan ko ba kung ipon na. Parang may nakita ko sa news na pinapatawag na sa Senado si Pastor Kibuloy. Tama ba, mga basat? Parang may nakita ko sa feeds ko. Si Aimin nagpapabudol sa mga Duterte. Parang kinulam ata ang mga Duterte si Aimin. Pero alam naman natin, guys, no, na si Ate Amy, si Manang Amy, talagang sinuportahan si Pangulong Digong, especially nung tumatakbong presidente. At umamin naman na sila, di ba? Talagang ang nag-support, especially financially, si Madam Amy Marcos sa mga Duterte nun na tumakbo dyan sa national. Ang kakamping o dilawan ay constructive opposition, sabi naman ni Arnedo Olaez. Yeah. Pwede yan. Tama ka dyan, Kamsat Arnedo Olaez. Pero minsan itong mga kakamping, especially nung mga ano, nung hindi pa sila nakaka-get over, yung mga medyo bagon, mga first month of 6 months, yung hindi pa rin natanggap, di ba? Hindi pa rin natanggap na talo sila. Ang laki ng gap. Ayun. Pero ngayon, at least kahit medyo naliliwanagan na sila. Especially, pinupush nila na ano, yung nangyari kay PRRD tsaka kay Pastor Kibuloy. Talagang, ayun. Na talagang hindi na maganda. Especially dyan sa West Philippine Sea, yung paglalaban mo yung West Philippine. Eh, gusto nila makipagkuhan na lang daw eh. Baw ka lang na ng baw sa mga Chinong yan. May fina-follow ako na kakamping kasi pinagtatanggol niya si PBM sa mga umaatake sa kanya. Ah, really, Ma'am Jinxki? Sino yan? may mga kakamping vloggers din akong kakilala na ewan ko hanggang ngayon, toto pa rin yung pagka-bitterness nila. As in, naka-bitterness overload sila. Kumbaga parang si ano yung sikat dyan, sino yan? Si Diwata. Hanggang ngayon, ganun pa. Di pa nakaka-get over. Pero at least kahit paano, kung at least na mumulat na yung mata nila na yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos is ikabubuti ng ating bansa, di support sila, ganyan, no? Pero ang mangyari nga, ito pa pinakamasama, guys. Anong gustong gawin ni Pangulong Digong na plano? Ihiwalay, Republic of ano yun, Mindanao ba yun? Tanggalin daw yung Mindanao sa Pilipinas. Kita niyo yung mga ganyang klaseng pag-iisip, ganyang mga plano? Anak ng kamote naman, oo. Oh, isama na ba sa Saba? Si Super Ate Solution ay may solusyon kasi tumatanaw lang ng utang na loob sa mga Duterte. Ngayon, sabi naman ni Kapsat. Hindi ba, Kapsat Don Rex, na mga Duterte ang may utang na loob kay Amy Marcos? Especially nung naging presidente. Ay, Ma'am Lynn Garcia is in the house. Shout out, Ma'am Lynn Garcia. Di ba, Kapsat Don Rex, tinulungan ni Amy Marcos ng mga Duterte. Ayan. Kakamping. Really, Ma'am Jinxki? Sige, try natin. Okay, tuloy natin to. Asan na tayo? Kayo po, do you share the same view? Me? I told you na 6 months after. Uh-huh. No, me, tanggal. I don't, ano. Mm-hmm. I told you, you know, honey, you're so mabait. Mm-hmm. You know, I know you're kind and all that, but
Ayun, inanong ni Katonying kung sobrang bait pa ba ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga ito yung sasabi niya, weak leader, weak, wini-weak nila, di ba? Masyado daw siyang mabait, hindi siya firm, no? Kumbaga talaga, sumablay, talagang papagalitan niya or talagang tanggalin niya, ganun, no? Pero tingnan natin itong matasabi ni Madam First Lady. Your legacy, not the mistakes of these people, di ba? Mabait siya. Kaya mabait. Hindi ba hihilahin siya niyan? Diba? Oh, hindi ba hihilahin si Pangulong Bongbong Marcos? I see it in my husband. Kaya James Taylor, ang daming, sometimes you don't know, you know, they say a cloistered virtue is not a virtue. Me, that's why I teach. I really teach for me because my students tell me things, di ba? Walang holds bar. 20 years ako nagtuturo. Mm-hmm. Hey, him, what does he do? He goes to work. Cabinet meeting. How many people can go to him and say, blah, di ba? Mm-hmm. Oh, then he'll go home. Diba? He's there in the room. Tapos may dadating, but dadaan pa sa PhD, dadaan sa pagdito, ganyan-ganyan. And then here comes the wife, dadak-dak pa ako. Masahe na lang, darling. Masahe. Ayun eh. So, it's hard. It's really hard. Pero can you pinpoint a person na talagang trustworthy sa Malacanang? You know, there's a saying, if you want to know the measure of a man, you give them power and money. Exactly. And I can tell you, siyempre, kung gusto mo makuha yung tiwala, bigyan mo sila ng power. Tama naman yung sabi ng Lisa dito. People that I thought I trusted, you give them power and money, wow, they change. They change. O, yung mabinigyan daw, nagbabago. Kumbaga, nasilaw na, no? O kaya nakukulangan. Kaya me, you know, I'm really lucky that my parents, they never spoiled us. They taught us how, yeah, go to the maid's room, be nice to them, don't, okay. Ano, you know what? Hindi, it's the way, but power of money. I'm sure you know many people, nakatikim lang, just ko, akala mo na kung sino. Like kami, ako, I have 4 PhDs lang ah. Yung ibang kabinete na kilala ko, 40. Sabi ko, wow, galing. Ang dami ganyan. Si E.S. Bersamin. E.S. Bersamin. I love him, JPE. They're very measured, di ba? Mm-hmm. They don't make intriga here. Abogado eh. Di ba? Mm-hmm. Pag hindi abogado, hindi daming hearsay. Mm-hmm. Evidence is what you hear, see, feel. Di ba? Hanggang saan lang ang pinakikialaman nyo sa Malacanang? Kung nakikialaman kayo? Me, I go there once a week. I try. Mm-hmm. But I make sure he's not there. Mm-hmm. I make sure. Because my role is to fix one room a week. Alam mo ba, when we started, the staff would sleep. Madam Lisa, maalala ko, sinabi ni Madam Boljak, ikaw daw nag-appoint. Ikaw daw nag-decide kung sinong ma-appoint. O, sinagot niya na guys, no? Kung ano talaga ang role ni Madam First Lady kapag nasa Malacanang. So, sinagot niya na guys, no? Pupunta lang siya doon ng once a week. Sabi ko, ha? Yung mga caterer, tatayo ng tent para mag-cater. Sabi ko, pero Malacanang ito. Diba? Today in eHouse Social Sec, they have 320 people. They've been there for 30 years. Mm. Wala silang civil service. Oh, wow. So every six years, ano sila, in the mercy, ano yung sweldo. So next month, I'm giving them a seminar. Mm. Na, kasi they're waiters. So we're giving them seminars. I hope. Those are a few things that I like to do. Sa pamilya po, kumusta kayo bilang isang nanay? My kids call me not mother's mother, kasi I smother them daw. Pero di ba my kids mabait naman? Mm-hmm. I mean, wala pa akong naririnig, may binugbog sila, mm-hmm. or may tatog sila, or you know, lahat sila nagtatrabaho. They're very respectful. Si Sandro ngayon, yung dalawa, magpopolitiko din po ba? We were in London, opo. And it was midterm election, so he had a good job, and Bong went there and said, oh, Sandro, why don't you think of running for midterm? And Sandro said, Dad, I'm not ready. And then, oh, why don't you just register? Oh, come on, Dad. I know after I register, you're going to annoy me. So we left it at that. 2 years later, he came back. He worked in House of Representatives. And then, now he's a congressman.
Si Simon's a businessman. Si Vini, wala yan. Tingin niya they're like me. Wala silang hiling. So, si Sandro lang talaga ang susunod sa magulang. Thank God. Imagine if you had three politicians in the house. Diyos ko, mamamatay ako. Opo. Pero, si Sandro ay 30 years old na. 30. Hindi pa ba mag-aasawa? Hindi niyo ba tinutulak na mag-asawa? Ay, Sandro, mag-asawa ka na daw. Hindi. Bakit? Ayaw niyo pang maging lola? Ay, naku. Gusto ko maging lola. Mm. Pero, matandaan na sila, di ba? My friends. Who friends? Just friends. Or who's your girlfriend? Girlfriend. Who? Si girl. Yung ganun sa mga millennial, di ba? Sige na nga. Malalaman ko din naman. That's why you send them abroad for, what, 10 years? Tapos they come back, tapos makikialam ka rin. Hindi kayo nakikialam? Hindi kayo namimialam ba yung girlfriend? Dahil wala nga sinasabi. Pero pag pinapakilala nila sa akin, and then, of course, type nila yun eh. Apo. Pero buhay nila yan. Basta me, I always say, you have to greet. You always have to greet when you enter the room, di ba? Mm-hmm. Oh, naman, respect yan. My son. Uh-uh. Oh, siyempre, pag pumasok ka sa bahay, kailangan mo ng respeto. Hello po, good morning po. Ako po yung kaibigan niya. Ang ganyan, siyempre, basic courtesy yan na kung talagang kailangan. Respeto pa rin. Hindi, ako, personally, nakita ko yung, especially si Sandro. Si Sandro kasi yung mas madalas kong nakita. Very respectful yung batang yan. Diba? Very respectful. Uh-huh. Wherever he is, whether, you know, in public, in private, in the barangay, very... Yan ang British upbringing nila. Mm-hmm. Hindi magagalit, very reserved. Kayo po ba ay mahilig sa mga branded na mga damit, mga ano? Mahilig ba kayo sa mga mamahaling mga alahas? Alam mo ito binigay ni Bong sa akin. Mm-hmm. You know why? I never wear kasi I don't know how to take it out. Ganun po. Hindi ako mahilig. Yan, no? Opo. Hindi nagbago ang well, yung mga gusto niyo sa yung personal na mga gusto niyo nung naging first lady kayo. Yung mga gusto ko ba kayo? Na like mga bagay. Now, I wear terno. Never ako nagterno in my life. Pero kung magterno ka lang, ipauso mo na, 'di ba? So we gave the ambassadors ternos, now everybody's wearing terno. Ano po ang legacy na gusto niyo maalala po ng bayan? Kayo si Presidente Bongbong. Well, I can't speak for my husband, but I know he wants the best for the country. He always says, what I'm doing now is the hard steps for the next. Me, I just want to be remembered. I left the office a better place than when it started. That's all. Ano po yung pinaka gusto nyo sa pagiging first lady at pinaka ayaw nyo naman sa pagiging first lady? Pagod. You have the influence to help people, the marginalized. It's so fulfilling. And they know you don't make kurakot, di ba? Even the private sector, talagang they give all out kasi we acknowledge them, ganyan. Okay, that's what I like. What I hate is my privacy. Talagang, you go out, marirecognize ka, di ba? May security, may ganyan. Alam mo ba yung, we have our own security, di ba? Mm-hmm. But our security is trained, that they're just in the side. So, when Bong was just proclaimed, wala pa siyang proclamation. Lumabas kami dito. Sabi ng secretary namin, Ma'am, heads up lang, may wang-wang. Ano? Wang-wang? Sa Forbes Park. Mm-hmm. May tatlong wang-wang. That was 10 in the morning. Wang-wang-wang. In BGC, they stopped the traffic. Mm-hmm. Hiyang-hiya ako. Wala naman traffic. Mm-hmm. Tapos they went to my building. It's a lead building in Oritz, 30th floor. Sabi, Ma'am, hindi ka pwede munang umakyat. Bakit? May bomb scare. Tindi na namin for bombs. Mm-hmm. Sabi ko, alam mo, I'm there. They deserve it. Swerte nila, di ba? Mm-hmm. Pagbaba ko mga 7-8. Punong-puno ng mga PSG. Diyos ko, hiyang-hiya ako. Sabi ko, ganito ba yung buhay ko? Ano po yung message niyo? Siyempre, kailangan protekta ng first family. Ayaw kayong tigilan. Inaaraw-araw kayo.
Ito. Charlie Cash. Ito na. Anong masasabi ni Madam Lisa sa mga ayaw tumigil sa pampabatikos sa mga Marcos? Glenchong at ito na. At ang mga Duterte, Presidente Duterte, si Baste, si Paulo, at saka po si Sara Duterte. Go ahead po. Me? Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. Bring it on, honey. Aba, yun. Palaban ang ating First Lady. I will never stoop to that level. I'll never stoop to However, every time they say that, they become uglier and uglier. Okay, just look at their face. Diba tayo, people rin tayo. What a life! Bring it on. There's such a thing as karma. Salamat po. Ay, salamat. Oy, natapos na. Okay. Thank you po. Be nice to me. Salamat, Katunying. Ayan. So, ayan mga bisat, natapos natin yung interview ni Katunying. Ika lang, balik tayo saglit. Easy 5-star hotel booking. Wait lang. Inarangan na naman tayo kaagad, oh. Install now. Mandali lang. Ayun, Mabsat. Bring it on, honey daw, Mabsat, no? Palaban ng ating First Lady. Ayan. Natapos din natin, guys. So, again, maraming salamat sa mga nag-stay, Mabsat, no? Sabi ni Kabsat Don Rex dito pala. Sabi niya, Idol Maestro, trabaho muna ako dito. Okay, maraming salamat, Kabsat Don Rex. Ayan, salamat. Ayan. Ma'am Lynn Garcia, mega love shoutout. It's been a long time. Yes, 7 months tayo hindi nakapag-live. Ayun, no? Himala, nasa PNPA commencement exercise lahat at Laya Diwa. Yes, nakita ko nga si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, no? Nandun siya sa graduation rites ng mga PNPA. Kina-check ko kanina doon sa may ano yan, RTVM, RVTM ba? RVTM. Nakalimutan ko na rin. Naka-live siya kanina. Pagkasilip ko si Bongbong Marcos nandun sa si Pangulo nasa graduation rites ng PNPA. Which is gano'n naman. Pati pag may graduation ng PMA, yun. Siyempre, pangulo pa rin nandito. So, ayun guys. Maraming salamat. Napakinggan natin. Naku po, bring it on daw! Sa mga anti-Marcos dyan, pati kasama na rin yung mga Duterte, bumabati ko sa mga Marcos. No? Bring it on! Tuloy-tuloy lang. Naku po! Tapos, pinaka-highlight dito, sinabi ni Madam Boljak, sinabi ni Ma'am Lisa kay Boljak, Madam Boljak, lawakan mo daw yung utak mo, hindi yung, ito lang yung lumalabas sa akin mo. Sabi niya, kung estudyante lang kita, dapat ganyan ang, hindi pwedeng ganito lang. Aray ko po. Katay tayo dyan. At anyway, mga pasat, again, maraming salamat. Ma'am Jinsky Dora, Arnedo Laes, John Rex Vlog, Ma'am Nilda Galvez, at saka Sir Leonardo Ansag na nandyan. Si Ma'am Sheila Maceda, syempre, yung pinakauna na nandyan. Maraming salamat. At lahat po. Thank you very much. So, ayan po, narinig na natin yung rest back ni Madam Lisa after for several months. Ngayon, nagsalita na siya. So, narinig natin from her isa-isa. Wala kay Maharlika, kay Glenn Chong, kay Attorney Vic, sino pa ba? Pati kay, kay Sas, di ba? At saka yung mga iba-ibang naging anti-Marcos na rin sila. Kung ano mga sagot ni First Lady. So, narinig natin. So, kahit pa paano, at least, maliwanag na, no? So, ano kayang rest back na naman? Makong wakang kwanta, no? Tatawa-tawa yung mga didish. Ako po. At anyway, maraming salamat, mga bisat. At least, kahit pa paano, nagsama-sama tayo ng almost 1 hour. Ito, 1 hour. 1 hour 30 minutes na. So, again, maraming salamat sa oras nyo. It's nice to be back after 7 months nakapag-live ulit tayo. So I hope magtuloy-tuloy ito guys no na magsama-sama pa rin at sana nandiyan pa rin kayo kahit papaano na kahit ko konti pa lang kayo diyan na sumusuport kay Maestro M. Again, nagpapasalamat po rin ako. At least nandiyan pa din kayo mga dati po na sumusuporta. Tapos ngayong malapit na yung election, malamang babalik na naman tayo sa kalye. Alamin natin especially sa senatorial race. Tapos try kong maglabas ng mga bagong survey po. Binibigay sa akin ng mga link ng ating source. Kasi actually, binibigay nila sa akin yung mga kanila. Although, kasi wala na akong time ipakita. Kaya talagang, hindi ko na iso-show yung mga binibigay nila sa akin. But anyway, again, maraming salamat, Mabsat. Thank you very much. Have a nice day. Lunch break na tayo, Mabsat. It's already 12:30, so lunch break na tayo. So once again, maraming salamat.
sama-sama tayong babangong muli kahit papaano pa rin. I hope na hindi sana talaga masira. Pero majority sa inyo, wala nang unity team eh. Ang mga sagot nyo. But anyway, basta support lang tayo sa ating nag-iisang Pangulong Bongbong Marcos. Salamat mga kapsat. Thank you very much. Maestro Paul is signing off. Thank you po. See you again sa ating next live. Bye-bye.